Cancer, hi. Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 25 to 31, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 30% discount hanggang March 31, 2024. Extended yan. So, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung gusto nyong mag-book for a private reading. Okay, Cancer, let us see what's up with you ngayong week na to. Nurture. Allow any anxieties and worries to be gently released and offered up to be healed. Ayan. So, I think you will take care of yourself more ngayong week na to. Or maaring meron kang kailangang pangalagaan na mahal mo sa buhay ngayong week na to. Huwag ka rin mag-alala, no? Kasi syempre ang pag-aalala, it only brings anxiety. Okay? So, i-release mo yan, anxiety na yan, and you will be healed. Ayan. So, let's see what else. Siyempre, ano, hindi naman natin maiwasan talaga minsan mag-alala tayo, lalo na kung hindi natin alam kung what's going on, no? But of course, it's mind over matter. So, importante kung ano yung nasa isip mo, ano yung minamanifest mo, and ano yung binibigyan mo ng action. You have intuition. Listen to your soul's truth. Think less, feel more. So, iwasan niyo raw na mag-overthink ngayong week na to. So, I think you're going to focus more on yourself, yung inner work, at mas pipiliin mong magkaroon ng peace of mind, no? Katahimikan ng isip. So, maaring aalisin mo yung mga distraction, yung mga taong toxic sa buhay mo, or nagbibigay lang ng negative energies, no? Spiritual maintenance, be your own caretaker. Yes, you are definitely going to take care of yourself. Yung iba sa inyo, mas lalong lalalim ang inyong connection sa inyong spirituality, ano man yung religion na fina-follow ninyo. I see you na becoming more interested in growing yourself, growing your soul. No? So, maaring iba sa inyo, meron kayong mga gagawing activities related to your spiritual health, spiritual growth. Yung iba sa inyo, maaring you are into spiritual healing, ayan, or ikaw ay isang spiritual leader or energy healer, ayan, anything to do with the spiritual world, ayan. So, let's see what else. Your overall energy for this week. You have the moon. The moon is your energy. Page of Cups, Ace of Pentacles. So, merong new opportunities, new beginnings for you. I think ano to eh, itong ginagawa mong simula na to, no? Binibase mo lang siya sa nararamdaman mo. Wala tong certain explanation kung bakit mo siya ginagawa or gagawin. Alam mo lang kasi na yun yung best for you without any explanation na kasi ganito, kasi ganyan. Alam mo lang na yun yung makakabuti para sa'yo. Okay? This can be a new career na susubukan mo or nagsisimula sa'yo, or a business na nagsisimula sa'yo. And maaring creative work din to. Anything to do with your talents and your skills. Yung iba sa inyo, maaring nag-venture kayo ngayon sa occult or anything to do with divination, no? Let's say you want to become a tarot reader, astrologer. So, gusto mong i-explore pa yung ganong interest mo. And I think you are being guided. Ano man to na interest mo, na sa tingin mo, ito yung iyong destiny. Let's see your money, career, finances. Page of Pentacles, you are learning. Yung iba sa inyo, maaring ano, sarili nyong research, yung iba may mga courses, short courses kayo na tinitake. Oo. Kasi ito yung energy ng isang student. You also have the King of Cups.
You have the Two of Cups. Alam niyo, meron kayong ano rito, kasama or someone who is nag-i-inspire sa inyo na i-pursue itong gusto niyong gawin sa trabaho, sa business, or sa career ninyo. You've been working so hard, no? And anytime soon, ito yung magbubunga, okay? Kumbaga, yung pinaghirapan mo, ay makikita mo rin yung resulta niyan, yung fruits of your labor. Some of you merong business partnership na papasukin. Mm-mm. Kaya siguro pinag-iisipan nyo if ito ba yung para sa inyo. Maaring meron kayong makakasama rito na mahal sa buhay. No? Let's say your romantic partner, naisipan nyong mag-business together. At yun yung inyong ipopursue. Okay, let's see what else. In making decisions in your business or career, follow your gut and trust your instincts. Diba? Kailangan nyo rin i-follow yung inyong instincts. And merong ano, may mga synchronicities kayong makikita, no? Mga signs, senyales na you are on the right path. And mararamdaman nyo yun. Kasi ibig sabihin nun, walang issue, walang resistance. Parang mabilis lang, smooth lang yung transactions ninyo, yung mga activities ninyo, yung mga inaasikasa nyo sa trabaho, business, or career. Kailangan lang medyo maging maingat kayo sa pag-handle ng inyong kaperahan. Okay? Kasi maaring meron dito na unexpected na expenses. Oo. Stay low-key as you get the job done. So, iwasan nyo rin daw na ano, yung mag-flex or i-post yung mga updates ng nangyayari sa career, sa business ninyo para iwas psychic attacks, iwas sa mga evil eyes, iwas sa mga jealous energy, no, around you. Kumbaga, ipakita nyo na lang kapag tapos na. Pero kung you are still in the process of that, in the process ka sa business na sinatayo mo or sa trabaho na ina-applyan mo, iwasan mo munang magbigay ng updates. As much as possible, ikaw lang yung nakakaalam or yung mga taong talagang mapagkakatiwalaan mo para hindi siya maapektuhan ng mga bad vibes. Kasi minsan, no, kahit na hindi naman talaga sinasadya ng iba, minsan, yun, yung energy na yun na pag nakita nila na, uy, meron kang magandang trabaho na natanggap ka sa ganitong trabaho or may ina-applyan ka, may update, mag-a-abroad ka. Minsan yung iba naiinggit. Mm-mm. Or meron kang sinisimulang business. So, yung iba naiinggit dahil, yung iba parang normal lang. Normal lang naman na mainggit tayo once in a while. But, yun nga lang, it creates nega energies, lalo na kung collective yon, na tipong nag-post ka sa social media, ito yung nangyayari sa'yo, ito yung update sa'yo, and then kung marami kang friends, maraming naka-follow sa'yo, then marami ring energies na pwedeng magkaroon ng epekto dyan sa nangyayari sa'yo sa career mo. So kailangan daw low-key lang. Let's see your love life. You have the Four of Swords, the Ten of Wands, the Hangman. Ako. Okay. Cancer. Yung iba sa inyo, you are in the process of healing. Pwedeng galing kayo sa isang separation or maaring meron kayong relationship or connection na parang iniwan kayo sa ere. Oo. So ngayon, parang hindi nyo alam bakit ganon. Ano yung explanation doon? Oo. Some of you are trying to understand bakit itong taong to biglang naglaho. Hindi na, parang you're trying to see kung ano yung pinanggalingan nun. Mm-mm. Yung iba naman sa inyo, maaring merong person na malapit sa inyo na na-disappoint kayo pagdating sa pera. Mm-mm. Yung pwedeng nagpautang kayo tapos hindi kayo nababayaran, ganyan. Siyempre, nakaka-apekto yan sa relationship ninyo, yung connection nyo dun sa taong yon.
meron kasi rito parang iniwanan ng mga responsibilities eh. So, let's say for example, asawa umalis or jowa umalis, tapos may anak kayo. Tapos biglang iniwan na lang yung responsibility sa inyo. And it's so, syempre, it's challenging for you to do that, unrequited. Yung iba naman sa inyo, maaring kayo lang yung mas nagmamahal dito sa person na to, and yung person na to is more on focus lang sa sarili niya. So I think you are freeing yourself from this situation dahil may mga options pa na nag-open up sa inyo. So importante kasi rito na open ka sa mga possibilities. Okay nga yan, nakalaya ka na eh, di ba? Oh, ease. Today I allow life to be easy. So hindi mo na i-complicate yung situation. You will just go with the flow. Self-worth, yes. You are also focused on yourself. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? So, ito yung nakikita mo na yung iyong value, no? Yung iyong worth pagdating sa relationship, na bakit ka magsasettle sa isang situation na hindi ka napapahalagahan, unrequited, no? Ikaw lang yung mas nagmamahal, nakaka-appreciate. So, of course, alam mo na kung ano yung dinideserve mo, and yun yung ipupurso mo. At ililet go mo na yung ibang mga bagay na walang pagpapahalaga sa iyo, kasi alam mo sa sarili mo na may iba ka pang option. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.